Ano nga ba ang Treaty of Paris na naganap noong 1898? Hatid sa inyo ng Kasaysayan sa 2 Minuto series. Simulan na natin. Ang Treaty of Paris o ang Kasunduan sa Paris ay isang nilagdaang kasunduan sa pagitan ng bansang Estados Unidos at ng España na naganap noong Ika-sampu ng Disyembre sa taong 1898. Matatandaan ng imagsikang Pilipino na kisangkot ng Estados Unidos sa pag-alis ng mga Kastila sa Pilipinas, ganoon na rin sa Cuba na sa panahon na yun ay nag-aalsa rin laban sa Espanya. At kilala ito bilang sa tawag na Spanish-American War na nagsimula noong 21 ng Abril sa taong 1898. Tagumpay nga na nakami ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa Espanya sa tulong rin ng mga Amerikano. Inakala ng mga Pilipino at Kubano na kakampi nila ang Estados Unidos. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ito ay magdudulot uli ng panibagong digmaan sa kanila. Ika-sampu ng Disyembre sa taong 1898, 7 buwan mula ng sumiklab ang Spanish-American War, nilagdaan ng mga Kastila at Amerikano ang Treaty of Paris. Nakasaad sa kasunduan ang paglilipat ng pamumuno sa Estados Unidos mula sa Espanya sa mga bansang Guam, Cuba at Portoriko at ang pagbili ng Estados Unidos sa Pilipinas mula sa Espanya sa halagang 20 milyong dolyar. Sa petsa na rin ito, nagtapos ang kolisyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihan na bansa. Bagamat marami pang bansa ang napa sa kamay ng mga Amerikano, tanging ang bansang Pilipinas lamang ang kanilang binili. Ang buong akala ni Ginoong Emilio Aguinaldo, ikakampi niya ang Estados Unidos at pinagkatiwalaan niya ito. Ngunit sa katunayan, ito ay magiging mitya at magdudulot muli ng isang malawakang digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. At ito nga ang kaganapan sa Treaty of Paris. Sa kasunduan na ito, malalagay muli ang mga mamamayang Pilipino sa bingid ng panganib at kagaya ng nabanggit kamakailan, ito ay magdudulot muli ng panibagong digmaan.